hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Kamusta mga ka-old school, mga ka-ungas? Siyempre, itong unang-una nating upload. Kaya kailangan, sa master tayo pupunta. So bago ang lahat mga ka-old school, muli po maraming salamat sa pagsuporta sa ating backup channel. Hindi nila tayo mauungas. So siyempre, special shoutout sa aking nag-iisang master idol, Ben Barubal. Master, alam mo na, maraming salamat. Ito na ulit, si Old School Pinoy. Mag-uumpisa sa kanyang pangalawang channel. At siyempre mga ka-old school, dahil bago ang ating channel, muli po, please, pakiclick po ang subscribe button, click the notification bell, click all, para lagi kayong updated sa mga kaungasan nating video. So ready na tayo mga ka-old school? Ben Barubal, part 51, let's go! Ano na, balita, kumusta? Balita ko, wala pa rin bawi ah. Yung mga vlogger nyo, trying hard pa din daw ah. Mas galit pa sa Tito Bongbong ko kaysa kay Lenny ah. Wala nang ginawang topic kundi Tito Bongbong ko ah. Dambalasik ah, suportado ni Bill Gates ah. Kaya pala yung mga bobong vlogger niya, todo himod ah. Lumubo yung pisngi, mukhang nakatatlong burger ah. Kala mo, naka-jackpot sa bingo si Yorme ah. Happy vacation after election ah. Kala mo, nag-unboxing sa regalo ni Bill Gates ah. Yung 2 joints, mukhang legal na sa Maynila ah. O pinanindigan lang nila para hindi mapahiya. Ang hirap ipagtanggol ng sinungaling, no? Tapos yung mga vlogger niya, sinungaling din, no? Daming bansag, no? Team Sinungaling, Team Salaula, Team Pakimkim, saka Team Balatuba. Kayo yung mga germs na nakadikit kay Microsoft. Para kayong mga germs kitang-kita sa microscope. Galing talaga ng Daddy Diggs ko, no? Lahat ng bansa kinakaibigan. Hindi tayo involved sa gera kaya hindi natin kailangan makialam dyan. Wala tayong bansang kalabang kaya hindi natin kailangan magangas. Yung kalaban natin napakasaklap na sa loob ng Pinas. Yung mga pinklawan, lumalaban sila dahil sa pera. Si Tito Bongbong ko sa kasi Daddy Diggs, lumalaban para sa bansa. Pag naging puppet ka, ultimo galaw ng kamay mo, limitado. Hindi ka makakilos kasi bawat kilos mo, denumero. Pag pumalag ka, cancel dyan, cancel dito. Kaya siguraduhin mong hindi puppet ang iboboto mo. Pag naiupo mo yung puppet master na naman ang magkocontrol. Hindi pa nga nila naiupo yung pambato nila, yung komelek, kaya nang makontrol. Ano ko nasabi? Piniling partner yung rappler. Papaikutin pa yung mga tao, kala mo mga prankster. Hinihintay ko sabihin nila sa uli, it's a prank! Gagawin mong partner yung rappler? Are you drunk? Sa Quiapo raw, marami man durukot. Kung meron man, baka pitaka. E sa City Hall, hindi pa pinapanganak yung apo mo, may utang na. Boom! Putsag kayo. Yan o, yung Yorme nyo. Putsag yan. Pagkautang, botak. Tatakbo na yan eh. Tamo, tumalima na. Tumakbo na mas mataas na posisyon. Pagkatapos umutang ng bilyon-bilyon, nakakuha kay Bill Gates, di umano. Ay putag, sabay babachi sa Maynila. Iiwanan lahat ng utang. Diyan kay Vice Mayor o kay Manny Lopez. Ano kayo ng patuka sa manok? Tapos yan, gaganon sa inyo? Ay putag kayo. Dapat ganon, para nasa ilalim yung tinuturo, hindi sa itaas. Putsa, gamit na gamit nyo lahat ha, pati Diyos ha. Para kayo yung mga parang walang silbi ha. Yung karamihan dyang nakabita na demonyo. Ano kayo ng patukasan man ako? Mga certified kayong ungat? Hindi lang milyon, bilyon. Tapos yung umutang na mayor, hindi nanalo. Sureball sitting pretty yun. Biruin mo yung umutang na Yorme mo, binoto mo na, pinagtanggol mo pa. Parang sinapak mo na rin yung sariling apo mo sa muka. Hindi tanga ang Maynila, sinilaw lang sa renovate. Magpasalamat kayo sa kanya kung walang nag-donate. Ang dami nag-donate, umutang pa. Hindi lang milyon, bilyon pa. Ilang years? Sa loob lang ng 3 years niya.
At higit sa lahat, yung mga nag-donate dyan, karamihan dyan, dugot pawis ng OFW. Yung mga dakilang bayani, nautu mo rin sa mabulaklak mong dila. Diyos ko po, pasintabi na. Hindi niyo napansin, pinaghahandaan niya yung eleksyon, kaya umutang siya. Para hindi mahalata yung utang, nag-renovate siya. Pag naachamba, edi uupo siya. E pag natalo, edi tiba-tiba siya. Gamit na gamit ang Maynila. Pag natalo, tiba-tiba na, langbi-langbi na lang, ng tsapi. Grabe. Puchago. Panay ka, patutsada doon sa mga nakaraang mayor. Pero itong binato mo dito sa Maynila ngayon, napaganda mo nga. Ang dami nag-donate. Nangutang ka pa ng bilyon-bilyon. Mukhang tama nga ito si Master Ben Barubal. Grabe ka. Pinagandaan mo yung eleksyon. What a nice. Lagi niyang pinambabala galing daw sa hirap siya. Oo, dati ang tagal na nun. Ginagamit mo pa rin bang patibong yun? Ang galing ng tactics, kala mo nag-upgrade yung budol-budol. Puchag kayo. Wala na talaga kayong buong bibig, kundi yung mahihirap. Galing kayo sa mahirap. Ano nga yun? Tapos na yung kahirapan mo, Diyos ko. Parehong-pareho kayo ni Paxi. Gamit na gamit niya. Pati yung mga dilawan, yung mga pinklawan. Gamit na gamit niyo mahihirap. Alam niyo kasi, ang mahihirap, mabanggit mo lang yan, mabigyan mo ng kaunti, pasintabi na po sa mga kababayan natin katulad kong mahihirap. Alam naman natin na pag kumalaman tiyan, Diyos ko, lahat talaga kaya natin pagpalit. Pero hindi naman lahat tayo. Kami, may natitira pa kaming prinsipyo at paninindigan. Kaya tingnan mo yung utang nila, nagkabukol-bukol. Okay lang umutang kung ikaw pa rin yung mayor nila. Kaso pagkatapos mong umutang, sisibat ka. Saktong-sakto, taga barangay 123 ka nga. Barangay 123, sabay takbo, anak ng tutya. Meron pa siyang sinasabing Eddie, Pati, saka meron bago si Aisha. Sino Eddie? Eddie siya. Sino Pati? Pati siya. Eh sino naman si Aisha? Aisha din pala. Mas masahol pa. Hindi pala minsan maiintindihan sa isang salita. Minsan maiintindihan pala pag ginawa mong tula. Tapos konting patawa para abot ng lahat. Samahan mo ng real talk para sa pool yung kurap. Hindi ako malalim, mababaw ka lang. Hindi mo ako maiintindihan kung presidente mo lutang. Matagal akong nawala? Oo, partida ko yun. 63% na kami sa survey, masama ba mag-relax pagka ganun? Almado, pagyamado nga. Tinan mo sila, natataranta. Kaya kung ano-ano na lang kinakontent nila. Itong may sapak na to, nag-ingay na naman. Ayun, pinasampal ko kay Batman. Tapos ang liit-liit na ng tingin ko sa father na ganyan. Kaya abangan nyo yung compilation ko dyan. Sa sobrang liit na ng tingin ko dyan, pag nakasalubong ko yan, pwede ko nang tadyakan. Pasintabi. Utsag kayo mga kaparehan talaga kayo. Ayan, pati sila mga sisters. Diyos ko naman. Tang inis. Sinasabi nyo lagi, the voice of the people is the voice of God. Utsag kayo, hindi kayo marunong makinig sa boses ng Diyos. Sa boses ng demonyo kayo, nakikinig. Dapat ginawa nyo ng Mama Mary to. Utsag, kay Cory, ginawa nyo ng kamuntik nyong gawing santo. Eto. Puchag naman oh, exorcism talaga to, lutang na lutang. Kailangan nyo talagang i-pray over to, sandamuwal na kayo, dahil walang mangyayari dito. Ang demonyong sumapi dito yata, apat na. Yung tatlo, tsaka yung isa. Grabe kayo. Hay nako mga kaparian, ano ba naman katoliko? Hindi lahat ng kandidato na dadaan sa basbas. Minsan nakukuha yan sa hampas ng palaspas. Ito, bobo magribat yan. Ano ribat yan? Ayan, o para saan yan? Ikakataas ba ng survey nyo yan? Mukha kayong tangang tatlo dyan. Ginagamit nyo talaga, gamit na gamit nyo yung abito na yan. Mabisit kayo, tapos pinagitnaan nyo si Judas. Baligtad eh. Diba dati si Yesu Cristo, yung dalawang magnanakaw? Eto baligtad. Sa bagay, pareho lang. Makakampo ng demonyo, tsaka isang Judas. Tama. Suot pa ng abito yung dalawang yan, para lang dyan. Yan ba yung pari nyo? Kung ganyan yung pari ko, ikakahiya ko. Nakakahiya tuloy maging katoliko pagka ganyan. Oo nga pala yung katolisismo, dala ni Magellan yan. Tapos ang bayani mo, silapu-lapu, ayos yan. Pag naloko ka ng dilawan, ibig sabihin naloko ka na rin ng paring katoliko? Pag bumoto ka ng dilawan, parang bumoto ka na rin ng paring katoliko. Paano ko nasabi? Kung nasan to, nandoon din to. Namumuro na to, panahon pa ni Rizal to. Ang dami nyong naloko, nang joint force pa kayo. Kaya pala kontrolado nyo yung mundo. Sino ba nagkocontrol dati sa tao? Dilawang politiko. Eh sino nagkocontrol sa dilawang politiko? Mga paring katoliko. Eh sino nagkocontrol sa paring katoliko? Siyempre, kakargahan muna ng gasolina ng mga oligarko. Correct. Yung mga oligarko, utang inis kayo. Hayop.
Salapi na lang ba talaga ang kaya niyong kunin sa buhay niyo? Baliwala na ba sa inyong prinsipyo at paninindigan, pati salita ng Diyos kaya niyo ibenta para lang dyan? Mga hinayupa kayo? Kasi nga yung dilawan sa Pilipinas, sila yung pumipilas. Kaya nung naupo yung Daddy Diggs ko, yan ang superhero ng Pinas. Kung sinong iuupo nyo, walang pagbabago kayong nakikita. Diyan kayo mali. Hindi nyo talaga makikita kung tulog kayo sa araw, tulog din kayo sa gabi. Tulog kayo sa araw, tulog din kayo sa gabi. Mga bulag. Tapos itong espiritu na to, sumigaw pa ng bastos. Ikaw yung bastos. Nung pinagtanggol mo palang yung dilawan, para mo na kaming binastos. Sa lahat ng espiritu, ikaw yung bastos. Biruin mo, nagpakita ka pang espiritu ka. Alagang bastos. Mambabastos ka lang, magpapakita ka pa. Sa sobrang bastos mo, pinagtanggol mo pa sila. Binastos na nga yung mga Pilipino, pinagtanggol mo pa yung bastos. Ngayon, babansagan kita ng espiritu, aka bastos. Bastos. Sa lahat ng bastos, ikaw yung pinaka. Nakadilat ang mata mo, pero tulog ka. Ang dami palang inaantok pag sinasampal ng pera. Pag ako sumampal, barya. Para malaki yung tigpipisong luma. Kaya pag sinampal ko tong tatlo na to, tatabingin na yung mukha, mapapalundag pa. Hindi ko nilalahat yung mga paring Katoliko. Kung nadadamay kayo, sisihin nyo to. Yes. Sila mismo yung sumisira ng reputasyon nyo. Kore ka dyan, Lods. Huwag nyo kaming sisihin kung nang babalasubas na kami dyan sa mga kaparian. Sisihin nyo tong mga Judas na demonyong nakabito na to. Uulitin namin, hindi lahat ng kaparian dyan sa Katoliko ay katulad ng mga paring Hudyo na to. Ano, Boy Palakol? Masaya ka ba? Pati 2 joints po trage, sinisigaw na ng bata. Ano yung sasagot sa teacher niyan? Don't panic, ma'am. It's organic. Itutulad mo pa sa vlogger mo yung mukha nag-acrobatic. Tulad ng vlogger mo. Nakailan joints ba yan? Usapan 2 joints lang. Sa itsura niya, no? Nakailan joints ba yan? Alam mo, tumira ng durug na katol. Tingnan mo, sapul na sapul. Yan yung akala mo, tumira ng pan 2 weeks. Alam mo, tumira ng baygo na hinaluan ng bix. Yan dapat yung basbasan. Holy water? Hindi, buhusan ng kumukulong water yan. Yung Yormin nyo, nagmamalinis, may kaso pala yan. Doble palakol daw ang binulsa niyan. 77 million pesos daw ang nabulsa niyan. Oh, kakapal na mukha nyo, pakinggan nyo yan. Hindi rin nakaligtas sa kontrobersya. Taong 2013, ipinaaresto siya kasama ng 6 pang mga konsehal matapos akusahang isa sa mga utak sa operasyon ng illegal na sugal sa lungsod. Sinampahan din ang plunder case dahil limano sa pagbubulsa niya ng 77 million pesos. Tingnan nyo, utak pa pala ng illegal na sugal yan. Ewan ko na lang kung paano nila ipagtatanggol yan. Kung hindi magpapalusot, dead ma. Plunder yan, hoy. Tapos wapakils na naman sila. Eh, paano naman po yung $15 million na binigay ni Bill Gates? Isosolid nyo po ba yan? Sino ang tinatanong? Si Kaisko. Sino yung sumasagot? Yung host nila dito. Odo Depensa, tingnan nyo. I'm sorry, sir. $50 million na binigay? $15 million that were donated to Mayor Isko, as I read in the papers. Is that a campaign fund? 50 million pesos po, sir. At yun po yung sinasabi ni Mayor Isko. Bill Gates po, walang peso si Bill Gates. Teamwork ang tawag yan. Anong aasahan nyo dyan? Team Microsoft yan. Bawal po tumanggap ng mga ganong klaseng... So wala pong ganon? Wala po eh. Maraming salamat kay Bill Gates. Si Bill Gates, ha? Na Microsoft. Opo. Napakatinungaling mo, Mayor Itko. Nagpapatalamat ka, tapot. Tatabihin mo, walang binigay tayo. Napakabad mo, loko mo tao. Yoya! Away ato! Ano nangyari na tinatabi mo, Lord? It's nice to be back. Para kasi nampal ng back to back. Tapos nandiyan pa si Old School Pinoy, saka si Pambansang Loyalista. Pag bumana tong dalawan to, para kayong hinampas ng gitara. Yung electric. Kasi yung inang-ina nyo mahilig sa electric. Tingin nyo sa brownout? Mananalo pa kayo? Ah, inyo may power bank kami. Visit kayo 24/7. Magbabantay kami. Tatanda yung sinabi ng Tatay Diggs. Ito'y magiging malinis na eleksyon. Master, binigla mo ako dito, ha? Akala ko channel ko lang, binigyan mo pa ako ng cameo role dito. Maraming maraming salamat sa iyo, Master Ben, ha? Grabe. Shoutout din po kay Pambansang Loyalista. Grabe. Puchag kayo. Unahin natin tong mga ungas na to. Sino ba yung ungas dito? Lahat naman ungas eh. Pero kayo mga kaparian, grabe. Talagang pinatunayan nyo na pera na lang ang inahabol nyo. Hindi po lahat, ha? Wala na sa inyong salita ng Diyos. Talagang kayo nilagay na dyan bilang puppet na lang ng oligarko. Puchag kayo. Sa history, kayo na nagpapako kay Jesucristo. Hanggang kay Rizal,
Gusto nyo pa rin ba, pati ang taong bayan, maging uto-uto nyo? Putsag kayo, mangilabot naman kayo. Ayaw nyo lang magubad ng abito. Dahil alam nyo, yung abito na yan, yan lang ang binabayaran sa inyo ng oligarko. Putsag. Two joints pa more. Hindi kasi ako nagto-two joints eh. Pasensya na. Grabe. Ngayon, hintayin natin. Ito mga dakilang kuno na solido raw ang prinsipyo at paninindigan. Paano nyo ipagtatanggol etong yormi nyo? Magsama-sama kayo. Grabe. 3 taon sa Maynila. Bilyones ang iiwan ng utang. Putsag, yung pala pinaghahandaan ang eleksyon. Ay Diyos ko, mga bagay. Pasintabi na, yorme. Kung totoo to, Diyos ko, mangilabot kayo. Sanay ka nga. Sanay ka nga sa hirap. Pero ayaw mo nang bumalik sa kahirapan. Ingat.